يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kusang kakauhan, sambahin niyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo. At siya rin lumikha sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa kanya. Ang akidat o tauhid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang pinakamahalagang bagay na mapag-aralan ng isang Muslim, na kung saan ito ay inubligay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isang tao at sa mga jin na sila nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin siya. Dahil sa kahalagahan ng bagay na ito ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakaraming mga sugo, mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang nasyon. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Tunay na kami ay nagpadala sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat nasyon ng isang sugo upang iutos sa kanila an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Sambahin ninyo ang Allah at layuan ninyo ang mga diyos-diyosan. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. At hindi kami nagpadala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng sugo na silang nauna sa iyo Muhammad, maliban na lamang na aming ipinahayag sa kanya na walang ibang Panginoon maliban sa akin kahit ako ay inyong sambahin. Sa kahalagahan ng bagay na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga propeta, ang una nilang itinuturo sa kanilang nasyon, sa kanilang pamayanan, ay ang akidat ng tauhid, ang pagsamba lamang sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim. Tunay na aming ipinadala si Nuh sa kanyang kaum at kanyang sinabi, o aking kaum, o aking pamayanan, sambahin ninyo ang Allah at wala na kayong ibang Panginoon maliban sa Kanya. Tunay na ako ay natatakot para sa inyo sa napakadakilang araw, sa araw ng pagbukod. Wa ila adin akhahu Huda, qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. At gayon din kay Huda alayhi salam na siyang pinadala sa tribo ng Ad, at ganun din wala Thamud akhahu Saliha, qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu. At gayon din sa tribo ng Thamud na kung saan ay pinadala sa kanila si Salih, ang kanyang sinabi niya sa kanila, ang unang itinuro niya sa kanila, ang unang da'wa niya sa kanila, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبحان ربي رب الله قد ولا تكن من خلق الخليل سبحانه. Sa kahalagahan ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamuling sugo na siyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na huling propeta, ay nanatili siya sa Makka ng 13 years upang idawa, ituro sa mga tao ang la ilaha illallah, ang aqidat ng tauhid, bago pa man inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago pa man inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang limang beses na sala, bago pa inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayos sa buwan ng Ramadan, bago pa inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbigay ng zaka, ang pag-jihad, wasa'ir ang arkan ng Islam, bago ang lahat ng ito ay ang unang itinuro, pinagsikapan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na malagay sa puso ng kanyang mga sahaba ay ang aqidat ng tauhid, ang la ilaha illallah. Kung saan sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iniulat ni Bukhari at Muslim na isinilaysay ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bunya al-Islam ala khamsin, شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay naitayo sa limang haligi. At napanggit niya na siyang pinakaunang haligi nito ay ang pagsaksi na walang ibang Panginoon na marapat sambahin maliban lamang sa kanya, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagsaksi na si Muhammad ay alipin at suko ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bagay na ito ay siyang habilin rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kapag siya ay magpadala ng mga sugo patungo sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang Islam, ang habilin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang una nilang da'wa, ang una nilang ipanawagan sa mga tao ay ang aqidatul tawhid. فلذلك لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. تنيا معاذ سابت نبو البيت صلى الله عليه وسلم من شائب ندلاء سيمن أن يصنابع معاذ تنيا إكاو أي دردين سيسان لغان لكم سأل سلا أي أنكر من قصلتان. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. أسا إبن سليسائي سنابنا رسول صلى الله عليه وسلم أبين كأونم دعوة سأنلا أي أن سنبهن لاما إلى أن الله سبحانه وتعالى. Dahil sa bagay na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito na ang naging tariqa, naging manhaj, naging pamamaraan ng mga eskolar ng Islam, na kung saan ang bagay na ito, ang aqidat ng tauhid, ang siyang pinibigyan nila ng pinakamalaking halaga sa pagtuturo, sa pagdada'wa, sa pagkukhutba, na kung saan marami sa mga muslimon ang binabaliwala nila ang bagay nito, na kung saan ang iba sa kanila ay sinasabi nila, bakit pa natin idaawa ang tauhid samantalang tayo naman ay mga muslimun? Dahil sa salitang ito, mga alipin ng Allah SWT at sa paniniwalang ito, ay marami sa mga nagagalang mga muslim, mga taong nagaklaim na mga muslim, ay nalalabag nila ang tauhid ng hindi nila nakaramdaman dahil sa pagbabaliwalang ito. Mga alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na sino mang hindi niya isinabuhay at isinagawa ng tunay at ng tama ang aqidatul tauhid ay walang faida, walang pakinabang sa kanya ang iba niyang mga gawain. Sino man ang hindi niya isinabuhay at hindi niya naisagawa ng tama ang paniniwalang ito, paniniwalang tauhid, katotohanan na walang pakinabang sa kanya ang mga mabuti niyang gawain. At ang pinakamalaking nakakasira sa paniniwalang ito ay ang shirk. Maari ang shirk ay buburahin niya ang paniniwalang ito ng tuluyan at ilalabas niya ang tao mula sa Islam kapag siya ay nakagawa ng shirkun akbar. At maaari naman na ang paniniwalang ito ay mababawasan. Mababawasan ang pagiging kumpleto nito sa isang tao kapag ang tao na ito ay nakagawa ng shirkun akbar. At lahat sila ay napakadelikado. Ang dalawang uri na ito ng shirk na siya nakakasira ng tauhid ay napakadelikado. Kaya't mismo ang mga propeta na kung saan sila ang pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala sa kanila ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kahit ganun kalagkataas ang kanilang antas, ang kanilang posisyon, ay nagbabala ang Allah subhanahu wa ta'ala na kapag sila ay makagawa ng shirk ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga gawain. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pagkatapos pangitin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng mga sugo at mga propeta,
kapag sila ay mag-shirk sa Allah SWT, gumawa ng pagtatampal sa Allah, ay mabubura ang kanilang mga gawain. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At gayon din sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inalaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa shirk, mula sa pagtatampal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na aming ipinahayag sa iyo at sa mga nauna sa iyo, لَإِنْ أَشْغَطْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Kapag ikaw ay mag-shirk, magtampal sa Allah subhanahu wa ta'ala, maggawa ng panakutos sa Allah subhanahu wa ta'ala, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, ay magbubura ang iyong mga gawain at ikaw ay magiging kasama sa mga tao kanya. Mismo si Ibrahim a.s. na siyang pinuno ng mga hulafa, ng mga muslimun, ng mga muwahidun, ay labis ang kanyang takot sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na siya ay makagawa ng shirk. وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Kanyang ipinalangin sa Allah SWT, siya ay magdua sa Allah SWT na, Ya Allah, ilayo mo ako at aking mga anak na aming masamba ang mga ribulto. Mismo si Ibrahim a.s. ay natatakot na siya ay makagawa ng shirk. At sinabi ni Ibrahim al-Taymi, isa sa mga salafus salih, man ya'manul bala ba'da ibrahim. Sino pa ba ang nagiging panatag sa kanyang sarili? Sino ang nagiging ligtas pagkatapos matapos ni Ibrahim na siya ang Khalilullah? Paano pa kaya tayo ng mga normal lamang ng mga muslimun? Paano tayo na hindi tayo matapos sa ating mga sarili na baka tayo ay makagawa ng shirk? Na kung saan ang ating kaalaman ay kakaunti. Dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang shirkun akbar, na kung saan ito ang bagay na magawa ng isang tao na siya ay lalabas sa Islam at siya ay mananatili sa impero ng walang hanggan kapag siya ay dito namatay sa kalagayan ito na hindi siya nakapagtawba, hindi siya nakapagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirkun akbar, katulad na lamang ng pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdua maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay manalangin doon sa mga patay, sa mga kubur, at pagdabah li ghayrillah, pagkatay, pagsumbali ng anumang uri ng hayop na iyong ialay doon sa mga jin o doon sa mga libingan, ang lahat na ito ay shirkun akbar, malaking shirk na kung saan kapag dito namatay ang isang tao, kahit pa siya ay nagsasala ng 5 beses sa isang araw, kahit pa siya ay nagsadaka ng 1,000,000, kahit pa taon-taon siya ay nag-hajj, kapag siya ay gumagawa ng ganitong bagay ng shirkun akbar at hindi siya nakapagtawba, siya ay mananatili sa impero na walang kanya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا. Tunay na Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya papatawarin ang sino mang mag-shirk sa kanya, magtambal ng pagsamba sa kanya, at papatawarin niya ang ibang mga pagkakasala maliban dito. إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Tunay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang mag-shirk sa Allah subhanahu wa ta'ala ay inaram sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang janna, ang paraiso, at ang kanyang magiging tuluyan ay ang imperyo. At yun din maalipin na Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang uri ng shirk na siyang shirkun asghar, na kung saan ang bagay na ito ay napakadelikado rin, na kung saan nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na isinalaysay ni Mahmud bin Labid, na iniulat ni Imam Ahmad,
رحمه الله تعالى: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ جنابنا محمد صلى الله عليه وسلم ang bagay na kinakatakutan ko para sa inyo ay ang shirkun asgar. Dinanong ang propeta sa wasallam, ano ba ang shirkun asgar o propeta ni Allah? Qala ar-riya. Qala ar-riya. Ang shirkun asgar ay ang pakita ng tao. Ay ang pagpapakita ng tao. Na kung saan sa ibang hadith, nabanggit na Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum bima huwa akhwafu alaykum min al-masihi ad-dajjal. Sasabihin ko ba sa inyo ang isang bagay na mas kinakatakutan ko para sa inyo kaysa kay Masih ad-dajjal? Qalu bala ya Rasulullah. Oo, propeta ng Allah. Qala an yusalli ar-rajulu aw qala ash-shirku al-khafi. Ang kinakatakutan ko sa inyo ay ang shirkun khafi, ang shirk na nakatago. An yusalli ar-rajul wa yuzayyin salatahu bima yara min nadri rajul. Na kung saan ang shirkun khafi na ito ay katulad na lamang na kapag ang tao ay tumayo sa kanyang sala at kanyang pinaganda ang kanyang sala, dahil siya ay nakikita ng mga tao, ibig sabihin siya ay gumagawa ng a'mal, ng mga mabuting gawain para lamang siya ay kunihin ng mga tao. Waliyadu billah, at ito ay shirkun asghar, na kung saan kinakatakutan ng propeta Muhammad SAW na mangyari sa kanyang umma. Dito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, obligado sa bawat isa sa atin na pag-aralan natin ang mga bagay na ito, na kung saan siyang pinakaunang inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tauhid. At kailangan natin pag-aralan ang mga bagay na nakakasira dito upang tayo ay makaligtas sa matinding kamarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, ashirku bihadihi al-umma akhfa min nabidin namlati sawda fi sabatin sawda fi zulmatin layl. Rawahu al-imamu Ahmad wa sahahahu al-imamu al-Albani. Ang shirk sa umma na ito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay mas nakatago pa, mas malago pa kaysa sa paggapang ng isang napakaitim na langgam doon sa napakaitim at napakalaking bato doon sa kalaliman at kadiliman ng gabi. Ibig sabihin na ang bagay na ito na siyang shirk ay maaaring hindi ito makita ng isang tao. Maaaring hindi maramdaman ng isang tao na nagagawa niya na ang bagay na ito. At siya pala ay lumalabas ng Islam na hindi niya nararamdaman. Mga alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsagawa ng akidat at tauhid, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi sapat na sabihin mo lamang ito sa pamamagitan ng iyong dila. Sasabihin mo ang la ilaha illallah, lalo hindi sapat na sabihin mo na ako, ang mga magulang ko ay mga muslimon, ako ay isang magimlanon, ako ay isang tausok, ako ay isang maranaw, o anumang tribo dito sa Mindanao, ay hindi ito magiging sapat para ikaw ay magiging ganap ng muslim. Matutuhanan na ang magiging muslim o ang pagkakaroon ng iman, paniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay mayroong mga syurot. At nabanggit ng mga ulama, ng mga eskolar ng Islam patungkol sa definisyon ng iman sa kanilang sinabi na ang bagay na ito ay nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Ang iman, ang paniniwala, ay siyang pagsalita, pagsambit sa pamamagitan ng dila, paniniwala sa pamamagitan ng puso, at pagsagawa sa pamamagitan ng katawan. Ibig sabihin, kinakailangan ang tatlong bagay na ito na maisagawa ng isang tao upang siya ay magiging ganap na isang Muslim, magiging ganap na isang mananampalataya.
Katotohanan ng alipin na Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang namuhay sa pagsambala ng sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at nilayuan niya ang lahat ng uri ng shirk, malaki man ito o maliit, katotohanan, mapasakit niya ang napakaraming kabutihan at kaibigan na siyang nabanggit ng Allah at ng kanyang suko sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alladhina amanu walam yalbisu imanahu bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Silang mananampalataya at hindi nila hinaluan ang kanilang pananampalataya ng anumang uri ng shirk, ng anumang uri ng pagtatambal. Ulaika lahumul amnu, ay mapasa nila ang kapanatagan. Kapanatagan sa kabilang buhay mula sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay yung mga tao na gabayan. At sa isang hadith, nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat ng Bukhari at ni Muslim na isinalaysay ni Uthman radhiyallahu anhu, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hinaram niya sa impyerno, sa apoy ng impyerno, ang sino mang magsabi ng La ilaha illallah, na kung saan ito ay ikhlas, totoo sa kanyang puso. At kayo rin nabangit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadithul qudsi aw hadithul ilahi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibn Adam, إنك لو أتيتني بالتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. وأنا ابن عداد سبحان الله سبحانه وتعالى دون أن قد إكاو أي دمتين سآغين نحو سأنا أن يوم كسلانا أي كسن لاوة نملوبين سبهم دايدين دون أن إكاو أي دمتين سآغين نهديك بما قوا من أنو مغفوري نكشف. Ibig sabihin, ang taong ito ay muwahid. Nilayuan niya ang lahat ng uri ng shirk, pagtatambal sa Allah Ta'ala. Ngunit siya ay merong ibang mga kasalanan maliban sa shirk, na kung saan ang lawak nito ay kasing lawak ng lupain sa buong taiklin. Thumma nakita nila tushriku bi shay'a, la'ataytu ka bi turabiha maghfirah. Ang idadagdimpan ako sa iyo, anak ni Adan, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ipapalit ko sa iyo ay kasing lawak din na daigdig na kapatawaran. At sa isang hadithul mashhur na bagit ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ni iniulat ni At-Tirmidhi wa ghayru, na isinilaysay ni Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma, إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أن الله سبحانه وتعالى أي بين شر إلى لدي سحربان سيوم القيامة نجيس الطاعة نقول سأل لهت من مما طاعة لهت من مني بكاء أي مجيين سقسي سعار ويرون نقول سأل الطاعة نيتو أي إلى لمس حنيا فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. Nakusaan ang tao ito ay meron siyang listahan na ilalabas sa kanya, ipapakita sa kanya na ang dami nito ay 99 na sigil. Ibig sabihin, 99 na aklat. Kullu sijillin mithlu maddil basari. Ang bawat aklat, ang laki nito ay kasing laki na kung saan maaabot ng iyong paningin. Ganun kalaki yung isang aklat na ito. At ang lahat ng ito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang nakasulat dito ay lahat kasalanan ng taong ito. Lahat ay kasalanan ng taong ito. Sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَظَلَمَكَ هَلْ تُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَاضِرُونَ. Meron ka bang, meron bang hindi totoo sa mga nakasulat laban sa iyo o aking alipin? O ikaw ba'y inapi ng mga anghel ko na, siya, na silang nagsusulat ng iyong mga gawain? La ya Rabbi. Sasabihin ng tao ito habang tinitingnan niya ang mga nakasulat laban sa kanya, kanyang sasabihin, hindi upat aking Panginoon. Ibig
sabihin, lahat ng ito nakasulat laban sa akin ay totoo. Lahat ng ito ay aking nagawa. Apalakarutro ng sabi ng Allah SWT, meron ka bang reason? Layaw. Bala, inna lang indana hasana. Sasabihin ng Allah SWT, ngunit ikaw ay merong hasana na nakatago sa amin, sabi ng Allah SWT. فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ilalabas at ipapakita sa lalaki na ito ang kanyang iisang hasana, isang kabutihan. Dahil sa kabilang buhay ay ititimbang ang iyong kabutihan at iyong kasamaan. Ang kabutihan ng ilang anang lalaking ito ay nakasulat lamang sa isang kapirasong papel, sa isang bitaka, sa isang card, na kung saan ay nakasulat nito ang ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. So sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang iyong kabutihan. Uhdu wazanak, itimbang mo ang iyong kabutihan. Sasabihin ng lalaki ito, ya Rabbi, ma hadhi al-bitaqa ma'a hadhi al-sijillat. Ano ba ang timbang ng bitaka na ito, ng kapirasong papel na ito, kaysa sa napakarami na mga aklat na ito na silang lahat ay laban sa akin. Dito ay titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَتُودَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ. Dito ay titimbang, ilalagay ang 99 na aklat na puro kasalanan ng tao ito sa isang bahagi ng timbangan. At sa kabilang bahagi naman ay ang bitaka, ang card na nakasulat ang La Ilaha Illallah. Kapag ito na ay tinimbang, lahat ng 99 na aklat na ito ay mapatapon dahil sa bigat ng La Ilaha Illallah. Sa hadith na ito na sahih ng Ali ibn Allah subhanahu wa ta'ala, ay isang encouragement para sa ating lahat na kinakailangan na bawat isa sa atin ay mamuhay sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba lamang sa Kanya, pagbukuntali lamang sa Kanya, at pagtayo sa lahat ng uri ng shirk na siyang nakakasira sa paniniwala ito, na siyang nakakasira sa tauhid na ito, na siyang pinakamalaking pagkakasala na hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag dito namatay ang isang alihin. Tumalam.